Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawi, mananggaintigan, lahat ng naroon. Umawi, ang sangkatauhan, purihin ang ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan ngayon at magpakailanman. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo naway sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa harap ng may kapal, hindi tayo karapat-dapat. Naunawaan ni na Isaías, Pablo at Pedro ang kanilang di karapat-dapat nang ipamalas sa kanila ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan. Upang tayo ay maging marapat, gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa kalitaasan, ngayon sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakilang kalwalhatian. Panginoon naming Diyos na rin ang langit, Ama makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, buktong na anak ng Diyos, kordero ng Ama, ikaw nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluglog sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kami mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa naming ikaw ang nagbibigay, kami tangkilikin mo at laging subaybayan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nang taong mamatay si Haring Usyas, nakita ko ang Panginoon. Nakaupo siya sa isang napakataas na luklukan. Ang laylayan ng kanyang damit ay nakalatag sa buong templo. May mga serapin sa kanyang ulunan. At bawat isa ay may anim na pakpak. Wala silang tigil ng kasasabi sa isa't isa ng ganito. Banal, banal, banal ang Panginoon, Diyos ng mga hukbo. Ang kanyang kaningningay lalaganap sa sanlibutan. Sa lakas ng kanilang tinig ay nayanig ang pundasyon ng templo at ang loob nito'y napuno ng usok. Sinabi ko, kawawa ako, marumi ang aking labi at naninirahan sa piling na mga taong marurumi rin ang labi. Mapapahamak ako pagkat ako'y isang makasalanang nakakita sa Panginoon, ang makapangyarihang hari. Pagkatapos, may isang serapin sumipit ng baga sa dambana at lumipad na patungo sa akin. Ang baga ay idiniit sa aking mga labi at sinabi, wala ka ng sala, napawi na ang mga kasalanan mo. Narinig ko ang tinig ng Panginoon. Sino ang aking ipadadala? Sino ang aming susuguin? Sumagot ako, narito po ako. Ako ang isugo niyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Poon, kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Ako, poon, buong pusong aawit ng pasalamat sa harap ng mga anghel. Pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo, ayuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon. Pupurihin ang iyong ngalan. Poon, kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila, pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong, ay lumakas agad ako. Poon, kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Dahilan sa pangako mong narinig ng mga hari, pupurihin ka ng lahat at ika'y ipagbubunyi. Ang lahat ng ginawa mo ay kanilang aawitin at ang kadakilaan mo ay kanilang sasambitin. Poon, kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Na handang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas ng iyong taglay. Yaong mga pangako mo ay handa mong tupdin lahat. Ang dahilan nito, poon, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Poon, kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel.
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto. At ngayon ipinaalala ko sa inyo, mga kapatid, ang mabuting balita na ipinangaral ko sa inyo. Yan ang pahayag na inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Sa pamamagitan nito'y naligtas kayo. Kung matatag kayong nananangan sa salitang ipinangaral ko sa inyo, liban nga lamang kung kayo'y sumampalataya na di iniisip ang inyong sinampalatayanan. Sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan sa nasasaad sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon din sa kasulatan. At siya'y napakita kay Pedro saka sa 12. Pagkatapos, napakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila'y buhay pa hanggang ngayon, bagamat patay na ang ilan. At napakita rin siya kay Santiago sa mga apostol na sama-sama noon. Sa kahuli-hulihay, napakita rin siya sa akin. Bagamat ako'y tulad ng batang ipinanganak ng di kapanahunan, sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol, ako'y di karapat-dapat tawaging apostol, sapagkat inusig ko ang simbahan ng Diyos. Ngunit dahil sa kagandahang loob niya, ako'y naging apostol at hindi nawala ng kabuluhan ang kaloob nilang ito sa akin. Nagpagal ako ng higit kaysa kanino man sa kanila, bagamat hindi ito sa sarili kong kakayanan, kundi sa tulong ng Diyos sa akin. Kaya't maging ako o sila, ito ang ipinangaral namin at ito ang pinanaligan ninyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Katambal ko sa tungkulin. Alleluia. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Genesaret. Pinagkalipunpunan siya ng napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang dalawang bangka sa baybayin. Nakalunsad na ang mga mangingisda at naguhugas ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simon, may-ari nito,
na ilayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang magsalita, ay sinabi kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat." Gayon nga ang ginawa nila at sa dami ng kanilang huli ay halos magkansisira ang kanilang mga lambat. Kaya't kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa ibang bangka upang patulong at lumapit naman ang mga ito. Napuno ang dalawang bangka na halos lumubog. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya'y nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagsabi, "Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan." Nang gilala siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli, gayon din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, na mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayon, mamamalakaya ka ng mga tao." Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Poong Jesus Nazareno. Ano po ba ang matingkad na aral ang ibinibigay sa atin ng Poong Jesus Nazareno sa linggong ito? Kapag pumupunta po ba kayo dito sa simbahan, pag tinatanong kayo ng mga kaibigan o ng mga kakilala ninyo, bakit ka magsisimba? Ano po ba ang madalas nyong sinasagot? Bakit pa kayo magsiserve? Bakit kayo balik ng balik dyan? Kasi baka minsan hindi tayo conscious o kaya naman parang baka wala sa isipan natin yung isang katangian na tinataglay ng isang nagsisimba. Of course, given po yun, no? Kapag nagsisimba tayo, nagdarasal tayo, dahil meron tayong mga hinihingi, at syempre, meron tayong ipinagpapasalamat. Pero meron pa na baka hindi natin napapangalanan. Baka hindi lang natin alam, no? Kasi tingnan natin, no? Sa unang pagbasa, ibinanggit po si Isaías ang pagtawag kay Isaías maging propeta. Pag sinabing propeta, maging tagapagpahayag ng mabuting balita. Maging messenger, tagapagsalita ng Panginoon kung ano ang nais niyang iparating sa mga tao. Yan. Sa ikalawang pagbasa, narinig din natin ang kwento o salaysay ng buhay ni San Pablo. Si San Pablo na mamamatay tao, tagausig ng mga Kristiyano, pero nakaharap niya, naranasan niya si Jesus. Mismong si Jesus ang nakipag-usap sa kanya. Sa Ebanghelyo, nakipag-usap din mismo si Jesus kay Pedro. Sabi ni Propeta Isaías, "Hindi ako karapat-dapat,
Napakarumi ng aking mga labi. Ni hindi ako karapat-dapat tumawag ng banal, 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 Panginoon. Kasi marumi yung aking labi, marumi yung aking ginagalawan. Pag sinabing marumi, makasalanan ang aking mga labi. Hindi karapat-dapat. Gaya ng nabanggit ko, si San Pablo, pumapatay, pero pinagpakitaan ng poong Jesus Nazareno. At ang sabi rin niya, bagamat hindi siya karapat-dapat, pero napakita sa kanya ang Panginoon. Ganon din sa Ebanghelyo. Sabi ni Pedro, lumayo po kayo sa akin. Kasi naranasan ni Pedro mismo kung paano, o narinig niya, paano magsalita sa Jesus, anong milagro ang pwede niyang gawin. At ang sabi ni Pedro, no, nagpatira pa sa paanan ni Jesus, lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan. Ang pagparito natin, yung pagmimisa ko, wala isa man sa atin ang pupwedeng magmalaki at sabihin, karapatan ko ito. Dapat ako naririto. Ako lang ang pwede magmisa. Ako lang ang pwede mag-serve. Wala isa man sa atin kung tutuusin ang karapat-dapat umarap sa poong Jesus Nazareno. Pero, ninanais ng Diyos at ninais niyang magkatipon-tipon tayo dito. Ninais ng poong Jesus Nazareno na sa kabila ng aking karumihan, sa kabila ng aking pagkamakasalanan, ninais niya na pamunuan ko ang misang ito. Hindi dahil karapatan ko ito. Kaya sabi ko kanina, no? Ang pagparito natin ay tanda ng ating pagpapakumbaba. Hindi tayo, yung opposite, no? Hindi ito, yung pagpunta natin dito ay isang pagpapatunay na kailangan natin ang Diyos. Yung ina-acknowledge natin, yung kinikilala natin na kailangan natin ang Diyos. Dahil ang isang taong hindi kumikilala at nagsasabing kailangan niya ang Diyos, yan yung taong mapagmataas. Sabihin niyo nga po, mapagmataas. Bakit ako magsisimba? Eh, successful naman ako. Bakit ako magsisimba? Hindi ko kailangan yan. Nagdarasal naman ako. Oh, hinay-hinay, kasi baka yung mga dahilan natin ay nagiging palatandaan na nagiging mapagmataas na tayo. Yung bang kahit nasabihin mo, hindi ako magsisimba kasi makasalanan ako. Madaming kahalayan na ginagawa sa mundong ito. Nakakahiya naman. Nahihiya ka ba talaga o nagmamataas ka lang? Pag nilaya na mabuti, yung mga dahilan natin na kaya hindi nakakapagsimba yung marami ay dahil mataas na masyado ang tingin sa sarili. Hindi na kailangan ng simba. Hindi na kailangan na magpunta ng simbahan. Diretso na lang ako. Ano, malakas ka sa Diyos? Gusto mo bang sabihin na malakas ka sa Diyos?
Kaya sana nga po, no, yung pagparito natin ay pagpapakita at pag-amin na wala ang lahat o baliwala ang lahat ng meron tayo. O hindi natin makukuha ang mga bagay na mayroon tayo kung wala ang pahintulot ng Diyos. Tandaan mo po yan. Tandaan natin lahat ito. Kaya kung sakasakali po, mayroon kang hinihiling, hindi pa ipinagkakaloob, sino tayo para magdamdam at magtampo sa Diyos? Kanya lahat eh, Kanya. Imihingi lang tayo. Kung ipagkaloob, salamat sa Diyos. Kung hindi, siyang nakakalam kung bakit ayaw niyang o ayaw pa niyang ibigay sa iyo. Pero wag na wag tayong magmamataas sa Diyos dahil walang-wala talaga tayo sa harapan niya. Kahit ikaw pa ang pinakamayaman sa mundong ito, kung hindi mo kikilalani ng Diyos at hindi mo titingnan ang iyong sarili na pinakamababa, baliwala yan. At dun po magsisimula, dun din papasok ang pagbabago na hinihintay na makita sa atin. Amen? Magsitayo po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinapakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus sa matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at tuhukom sa nangabubuhay at nangamatay na taong. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Mga kapatid, tayo dumalangin ngayon sa ating Amang mapagmahal upang sa aming pagsusumikap may sa buhay ang iyong pag-ibig na kami lubos na makilala ng mundo bilang mga alagad ng iyong anak na si Jesucristo. Buong puso tayong manalangin, Panginoon, puspusin mo kami ng iyong pag-ibig. Panginoon, puspusin mo kami ng iyong pag-ibig. Puspusin mo kami, O Diyos, ang mga namumuno sa aming simbahan at pamayanan ng inyong makapangyarihan ay hindi makasariling pag-ibig upang maisulong namin ang hustisya at kapayapaan na iyong hatid para sa lahat. Manalangin tayo. Panginoon, puspusin mo kami ng iyong pag-ibig. Hilumin mo, O Diyos, ang aming mga pusong nasugatan ng masamang nakaraan upang matamo namin ang tunay na pag-ibig na itinuro sa amin ng iyong anak na si Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, puspusin mo kami ng iyong pag-ibig. Pukawin mo, O Diyos, ang puso ng mga kabataang nagnanais maging pari o madre upang makatugon sila sa iyong tawag ng buong puso at may pag-aalay ng sarili. Manalangin tayo. Panginoon, puspusin mo kami ng iyong pag-ibig. Panumbalikin mo, O Diyos, ang sigla ng mga taong naapektuhan ng COVID-19 ng buong galak at pasasalamat silang magpuri sa iyo, magpasawalang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, puspusin mo kami ng iyong pag-ibig. Ipadama mo, O Diyos, ang iyong awa at dakilang pag-ibig sa mga kapatid naming pumanaw
na umaasa sa iyong biyaya ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, puspusin mo kami ng iyong pag-ibig. Idalog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. O Diyos, awang di mabilang, tanggapin mo, yaring aming alay, gawin ito bilang tanda ng aming kaligtasan. Manalangin kayo, mga kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkait inuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Ipagkaloob mong ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pangmagpakailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalanan at kamatayang aming pasanin ay binalikat niya upang kami palayain at maitampok sa iyong luningning. Siyang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang, pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman, kami iyong liwanag bilang iyong angkang may tungkuling maglahan ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Inarakila ng lahat ang naparito mo, anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad. Ang nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang mukalang tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawa kaniya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagaan at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kabarian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, asama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, manatili lamang po kayo sa inyong mga pwesto. Huwag na po kayong aalis o lilipat. Ang pari at ang mga lay minister po ang mag-aabot sa inyo ng komunyon upang maiwasan ang inyong pagdidikit-dikit. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Malakaya, lambat
ng ating buhay. Maari bang iwanan upang mamalakaya ng taong iyong hirang? Umayo ka sa laot ng aking karagatan. Ang lambat ay ihulog sa dakong kalaliman sa iyong salita. At kung ika'y kapiling mga kawan sa dagat ay magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkait inuming nagpagkakaisang ibinigay, kami niloob mong makapakinabang. Kaysa ni Kristo, kami naway makapamuhay upang makapamunga ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Baswasan din po ninyo ang kanilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintungo ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang puso'ng kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati